si Questionable BP. Sabi nga ni Mark Lopez. Bakit? Tingnan nyo na lang. Robredo questions Duterte huge intelligence fund. Robredo questions move to recall ambassador consuls in Canada. Robredo questions data on COVID-19 hospital admission. Robredo questions Pemberton. Robredo questions basis for reduced distancing in public transport. Oh, di ba? Araw-araw. Walang, hindi talaga titigil sa pagtatanong itong si Robredo. Sabi ko nga eh, kung talaga seryoso ka sa tanong mo, bakit di ka mag-Google, nandyan lahat? O kung ayaw mo, at talagang tamad yung ano mo, yung mga kasamahan mo dyan sa opisina mo, pwede nyo kontakin yung ano eh, yung mga secretaries na in charge dyan. Bakit ganito? Bakit ganyan? Anong ano? And isa pa, madami hindi mo trabaho yan. Masyado mong ginagampanan yung pagiging ano. O sasabihin mo, opposition ka. Madam, vice president ka. Sa ayaw at gusto, at sa ayaw at sa ayaw namin, vice president ka, hindi mo yan trabaho. Ang leader ng opposition ay sa totoo lang si Kiko Matsing. At senador siya. Siya pwedeng kumestiyon. Bakit? Kasi talagang yung posisyon niya, trabaho ng mga senador yan eh. Legislative branch yan, talagang they can question the executive branch. Trabaho nila yan. Pero ikaw, na nasa executive branch ka pa man din, at araw-araw, uy, grabe, Ana May Rimulta, ha? Welcome to sponsors. Maraming salamat naman po. Yan ang pinakamataas ng level ng membership, ha? Palakpakan. Thank you very much. Alam nyo, eh sabi ko nga eh, grabe naman ito. Kasi kung one time ka lang mag-question, okay lang. Pero yung araw-arawin mo, malaking kalokohan na huyan. Eric Afalya, greetings from Northern California. Salamat po. Dapat ang tinakbo mo, madam, senador. Hindi vice president. Dapat ikaw, vice president, katuwang ka ng pangulo. I understand you are part of the Dilawan. Dilaw ka, liberal party ka. Oh, sa opposition ka, kung ayaw mong tawaging Dilawan ka. Pero mauna muna yung job description mo. Vice president ka. Ang pangit tingnan. Bakit? Ikaw ang papalit sa presidente pag nawala. Tapos ikaw yung bumabatikos. Sa madaling salita, ganito lang yan eh. Ikaw ang papalit pag pumalpak ang presidente. Okay? Pag sumabit ang presidente, nagalit ang tao, ikaw ang papalit. So dapat hindi ikaw ang cause kung bakit magagalit ang tao. Bakit? Anong tawag mo doon? Halatang halata na atat ka. Oh, halimbawa, 'di ba, pag may mga napapanood tayo sa Netflix, yung lalaki na patay, yung asawa, husband, sino ang unang-unang nagiging suspect? Yung asawa, babae. Bakit? Siya kasi ang magmamana ng lahat ng kayamanan ng lalaki. O, di ba? Kaya as much as possible, di ba, sa mga napapanood natin, kunwari, nalulungkot pa nga yung, ano, yung babae na namatay yung asawa ko. Ganito. Hindi siya magsasaya. Hindi niya ipakikita na galit na galit siya sa asawa niya kahit ganun ang nangyayari sa mga action film, di ba? Ang totoo, pumatay yung asawa. Pero siyempre, hindi niya ipapakita na galit siya sa asawa niya. Hindi niya ipapakita na may problema sila. Kasi bakit? Siya ang magmamana eh, ng lahat ng kayamanan. So ganun din, madam. Ikaw ang magmamana ng titulo ng Pangulong Duterte pag siya nawala. Pag siya may nangyaring hindi ka nais-nais. Ikaw ang magmamana. So dapat decency, eh medyo hindi ka bumabatikos. Pangit tingnan. Jail Rehas Takan, salamat po. Banat ba? Let's morning the night, watching from Norway. Hindi ba ako, eto, sige. Sabihin nyo na lang sa akin kung hindi totoo. Di ba tama naman yung sinasabi ko? Kasi ikaw yun eh. So sana yung mahiya ka naman, si ano?
Robredo? Ikaw ang papalit pero batikos ka ng batikos. Hindi mo papilyan. Kung gusto mo palang bumatikos, dapat ibang tinakbo mo, senador ka, congresswoman uli. Hindi ka dapat naging vice president. Alam nyo kung bakit talaga sabi to si Robredo? Bakit? Ito, tingnan nyo ha, tingnan nyo. Ayan. 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 O, tingnan nyo yung kalokohan na yan ha. Parts of newly inaugurated Naga River Revetment Project collapse. Sabi ng BicolStandard.com. The Naga River Revetment Project, which measure 5,670 linear meters, is the pet project of Vice President Lenny Robredo and the city government of Naga. Pet project mo yan, madam, ha? Magkano ginastos? Ako, hindi ko nailagay dito. So, madaling salita, ho. Madali yung salita. Palpak yung project mo. So, delikadesa, ha? Pagiging disente, dapat nga hindi ka na bumabatikos sa Pangulo. Wala kang K. Ibig sabihin, mahiya ka naman. Ikaw ang papalit pag bumagsak ang Pangulo. So dapat hindi mo papilan yung banat ng banat. Ha? Pangalawa, hindi mo binabanatan si Pinoy nung time na puro palpak. So dalawang sablay na yon. Pangatlo, wala kang karapatang bumanat. Bakit? Pati project mo, palpak. So, ibig sabihin nun, puro palpak. Lahat ng ginagawa mo, palpak, madam. Tapos, sasabihin mo, magpupuna ka araw-araw, kikwestiyonin mo ang Pangulong Duterte. Mahiya ka naman. Oy, Sir Randall Bunagan, salamat sa iyong papaala to join Banateros for Banat Packet, ano yun? Banat Package Projects. At saka love offering for Banat Tablet for Kids. Oy, meron pala akong panawagan. Kung sino po yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tablet, email nyo lamang po ako. Pero gayunpaman, nananawagan din po ako kung meron nung kayong alam na tablet na mabibilihan kasi antagal lang sa Lazada. Grabe. Na hindi naman yung kamahalan para ho mas marami pa ho tayo mabili, email nyo lang ako. Kasi sa China ho, mura yung tablet, maganda pa. Alam mo naman, galing nilang pumik... sa kanila ginawa ang iPad, so kaya nilang gayahin. Ang ganda-ganda ng mga iPad na mga tablet nila dyan. Baka may alam mo kayo dyan, baka meron ng distributor dyan, email nyo naman po ako para sa inyo na ako order ng tablet. Okay, ayun na po. So ayan, ha? Yun yung tatlong rason kung bakit walang karapatan si Robredo na bumatikos. Bakit? Una, wala sa ethics, vice president ka, ikaw ang papalit. Tapos binabatikos mo, pinababagsak mo ang Pangulo. Pangalawa, hindi ka bumatikos kay Pinoy noon. Mahiya ka naman. Ang daming kapalpakan ni Pinoy, ni isa hindi ka bumatikos. Pangatlo, mismong ultimong pet project mo palpak. Tapos pabatikos ka sa Pangulo namin na napakaraming magandang project. O anong halimbawa nito? Ito, o. Isang halimbawa niyan, o. Tingnan mo ha. Kailan lang sinimulan yan? Huh? O sabi mo naman, plano pa lang ni Pinoy yan. Plano lang yun kung ganun. Puro plano lang naman si Pinoy nun. Pero sino nagpatupad yan? Pinabilisan. O DOTR. Matatapos na yan sa 2021. Oh. April 2021, tapos na yan. Ang ganda niya na sa Marikina. Hanggang ano yan? Abot yan sa... San ba ito? Hanggang Masinag Station, Antipolo Rizal. So yung mga maraming tao diyan sa Antipolo Rizal, baka akala nyo as in ang dami yung tao diyan kasi magandang tumiraw diyan, overlooking. Pero mahirap na yung pumunta dahil syempre yung sasakyan diyan medyo mahirap na, wala nang transportation, tsaka pag nag-grab ka diyan, di ka pwedeng ano, at least diyan aabot na hanggang Masinag, oh. So maganda, ang bilis na ho. Kasi kung mag-jeep ka mula dito sa EDSA, Aurora yan eh. Mag-jeep ka, ay nako, sobrang layo ho niyan. Pero dahil dyan, dire-diretso na yung LRT2, ha, papuntang Masinag. Ang ganda ho, di ba? Oh, tapos yung mga ganyan. Madam Lenny, hindi ka malang pupuri.
sana man lang. Eh, di ba kung may komento ka naman, mahilig kang komento araw-araw. Daig mo pa si ano eh, si Sec Panelo eh. Si Sec Panelo, MWF lang. Yung counter-strike niya, hindi. Counterpoint niya. O, di ba? 3 times a week lang ang komento niya. Eh, ikaw, madam, araw-araw. Non-stop. O, pero, puro mo negative. Kaya nga, ikaw ang queen of nega. Lahat negative. Yung mga ganito, ba't di mo purihin? O, di ba? Ay, nako, nako, nako. Nakaka-irritate ka, ha? O,